So here is another way of determining the equation of the quadratic function if ang given ay table of values kagaya nito. So first thing that we need to do here is kumuha lang tayo ng tatlong ordered pair mula dito sa table of values na to na gagamitin natin para makapag-determine tayo ng equation ng quadratic function. And for example, ang kukunin natin ay yung ordered pair 1, 5, 2, 11, and 3, 19. So, kung meron ka ng tatlong ordered pairs na napili, isa-substitute na natin ang mga ito sa standard form ng quadratic function na y is equal to ax squared plus bx plus c. So, using the first ordered pair na 1, 5, isa-substitute lang natin iyon sa standard form ng equation na y is equal to ax squared plus bx plus c, substituting the value of y here. So, hindi ko na lang siya gagamitan ng equals para hindi siya confusing. Y as your 5 as y equal to a times substituting the value of x plus b times the value of x ulit plus c. Simplifying, makakagawa tayo ngayon ng equation na 5 is equal to a plus b plus c. From here, meron na tayo ngayong equation 1. Itong equation 1 na to at iba pang equation na magagawa natin ay yung mga initial equations pa lang na gagamitin natin para talaga mahanap natin yung quadratic function ng table of values na ito. So, tuloy na natin kay equation number 2 using the second ordered pair na 2, 11. Ayan. So, ganun din yung process. Substitute lang natin yung y, which is si 11, equal to a, substitute si x, which is si 2, plus b, substitute ulit si 2, plus c. Simplifying, ang iyong magagawa ng equation ngayon ay 2 squared, that is 4, diba? So, magiging 4a plus 2b plus c. So, from here, meron ka ng equation number 2. Tuloy na natin kay equation number 3 using the third ordered pair, which is 3, 19. So, hindi gaanong makita si purple. So, I think I'll use this one na lang, yung medyo brown. So, for the third... huwag natin gamitin yung red. Subukan na lang natin si what about light green. Yeah. So we'll use the ordered pair 3, 19. So substituting the value lang din naman. So 19 is equal to a times 3 squared. Substitute kasi yung x. Gawin lang natin siyang 3. B times 3 plus c. Simplifying, magiging 19 is equal to 3 squared is 9. So, magiging 9a plus 3b plus c. So, from here, meron ka ng equation number 3. So, underline na lang natin yung mga equation para madali nating makita later on. Yan, and si dark green. Gagamitin natin itong tatlong equation na to para mabuo talaga natin yung final na equation ng quadratic function ng table of values na ito. So, dahil meron tayong tatlong equations dito,
Ibig sabihin, nakagawa tayo ng systems of equation. So, dahil nga sila ay tatlo. Ngayon, from these systems of equation, gagamitan natin siya ngayon ng elimination method para makapag-eliminate tayo ng one variable at magamit natin iyon para ma-determine natin yung equation ng quadratic function. So, unahin natin isolve yung equation number 2 at saka yung equation number 1 para makapag-eliminate tayo ng one variable. So, mayayari, sulat muna natin si equation 2. So, that is 11 is equal to 4a plus 2b plus c. Then, sulat din natin si equation number 1 dahil silang gagamitin natin. Lagyan lang natin ito ng linya para hindi makagulo. So, equation number 1, that is 5, is equal to A plus B plus C. Since elimination method, ang tawag sa method, ibig sabihin, mag-eliminate tayo. Ibig sabihin, ang gagamitin nating operation ay minus. Kasi mag-eliminate tayo. So, ma-minus lang natin. 11 minus 5, that is 6, equal to 4A minus A, that is 3A na lang. 2B minus B, that is B na lang. And C minus C ay wala na. So, basically, ang na-eliminate natin dito ay yung variable C. So, from here, meron ka ng equation number 4 na gagamitin natin later on. So, i-double rule lang natin siya. Okay? And then, tuloy na natin. Kung nag-eliminate ka ng equation 2 at equation 1, syempre, gagamitin din natin si equation 3 dito para makapag-eliminate din tayo ng isa pang variable. So, gamitin naman natin is orange. So, equation 3, that is 19 equal to 9a plus 3b plus c. Eliminate natin sa kanya si equation number 2, which is si 11 equal to 4a plus 2b plus c. Since elimination nga ito, ibig sabihin, ang operation natin ay subtraction. So, 19 minus 11, that is 8. 9a minus 4a, that would be 5a. 3b plus minus 2b, so syempre isang b na lang yon, and c minus c is 0 or wala na. So basically, siya rin yung na-eliminate dito. And from here, meron ka na ngayong ulit na equation number 5, which is gagamitin pa natin later on. So kung napapansin, sa equation 4, sa equation 4 at sa equation 5, mapapansin nyo na kumunti na lang yung content ng ating equation kasi nabawas na nga dito si C. So, ito na ngayon yung gagamitin natin para mahanap natin yung value ng A, value ng B, at value ng C para ma-determine na natin kung ano bang quadratic equation or quadratic function nitong table of values na ito. So, we will start first with the value of A. Sabi ko nga, ang gagamitin natin dito is equation 5 at C equation 4 using ulit the elimination method. So, dito na lang sa baba. So, we will use equation 5, which is si 8 is equal to 5a plus b minus, dahil elimination method nga, si equation 4 na 6 is equal to 3a plus b. So, 8 minus 6 is equal to 2. 5a is minus 3a is equal to 2a. And b minus b is eliminated na nga siya. So, from here, 2a is equal to 2, edi malalaman na natin ngayon ano yung value ng a. Divide both sides, syempre, by 2, dahil yun yung kasama ni a. So, that means, ito ko na lang ilalagay sa gilid, ang value ng a natin ay 2 divided by 2, that would be 1.
So, may value na tayo ng A. Ngayon naman, gagamitin natin yung value ng A na yan para mahanap natin yung value naman ng B. Kasi okay na tayo kay A. Hanapin naman natin yung value ng B. So, we will use one equation only. So, gamitin na lang, it's either equation 4 or equation 5. Para mas konti, di ba? Kasi A lang naman alam natin eh. Pag ito yung ginamit nating tatlo, hindi natin mahanap yung value ng B kasi may C pa dyan na walang value. So, it's either you use equation 4 or equation 5. So, pili ka lang ng isa. Kahit ano gamitin mo sa dalawa, same lang ng lalabas na answer. So, I think we'll have to use na lang yung equation number 4. So, that is 6 is equal to 3A plus B. Since si A nga ay equal to 1, so substitute lang natin yon. Ito yon, dito yun ang galing. Si A is equal to 1, baka nagtataka. And simplify lang. So, 3 times 1, that is 3 plus B. So, gusto natin B na lang siya, so tanggal, lipat natin siya dito using addition property of equality, diba? So, magiging 6 minus 3 is equal to B. 6 minus 3, that is 3. So, basically, may value na tayo ng B, which is equal to 3. So, okay na yan. Alright? And then, lastly, punta tayo kay C. Si C na lang ang hahanapin natin. Kasi meron ka ng value ng A, may value ka na ng B. Si C na lang hanapin natin. Of course, you cannot use equation 4 or equation 5 here. Kasi wala ka namang C dito. So, pipili ka naman ng equation sa equations 1, 2, or 3. Okay? So, kunin na lang natin sa equation 1. So, again, either equation 1, 2, or 3 ang gamitin mo, same pa din ang lalabas na answer. So, gamitin na lang natin sa equation 1 para mas mababa yung mga numbers. That is 5 is equal to A plus B plus C. So, substitute lang. Since may value ka na ng A, substitute mo lang siya, 1. May value ka na ng B, substitute mo lang siya, that is 3. And then plus C, kasi wala ka pa, yun yung hinahanap mo. Simplifying, 5 is equal to 1 plus 3, that is 4, copy si C. Addition property of equality ulit, manilipat na siya sa kabila, so magiging 5 minus 4 is equal to C. Simplifying, 5 minus 4 is equal to 1. So may value ka na ngayon ng C, which is C, 1. Therefore, kung meron ka na ngayong value ng A, B, and C, gagamitin mo na ngayon yan to create or determine the equation of your quadratic function. So, paano mangyayari doon? Diba ang form ng quadratic function ay y is equal to ax squared plus bx plus c. So, all you have to do is to substitute the values of a, b, and c. So, magiging y is equal to value ng a mo ay 1, so 1x squared, plus value ng b mo ay 3, so 3x, plus ang value ng c mo ay 1, so ibig sabihin 1 na lang yan. Simplify natin kasi hindi naman tayo gumagamit ng 1x squared. Final answer natin would be y is equal to x squared plus 3x plus 1. So, here is your equation of your quadratic function of this table of values.